Sa ganoderma na common na cancer, anong type of cancer? Ay, si ganoderma po talagang ano siya, wide ang kanya. Ang lahat ng cancer na kanya. Most likely parang wide colon, napakolon na, masaliver, napapress, maano po siya. Broad siya. Pero ito, Kaamag, welcome again. Ito ang ating Philippine native mushrooms na nakakagamot ng colon cancer ayon sa research ni Dr. Rich Milton Dulay ng Central Luzon State University. Panoorin po natin ang kanyang paliwanag. Greenhouse na tumutubo sa mangga na malakas daw to sa colon cancer. Family niya. Family pa rin doon. Ito ganun din. Yan. Sa iyo na nga lahat. Lentinos. Colon cancer. Tapos, yung iba po, sana wala siyang activity sa ibang cancer. Specific for colon. Colon. Ngayon po, meron po kaming nakita ngayon na wild naman, collected from wild, no, na publish po natin yung tinatawag natin Gymnopilus porphyrius famulosus. Na-publish yan sa PLOS One. No? Pwede yung research actually. I-type nyo lang po yung Richard Tundulay tapos mushroom gymnopilus. Ang ano po nito, napaka, kung alam nyo po yung Ganoderma lucidum, yeah, na sinasabing wonder mushroom, yes, na matindi siya sa cancer. Mm-hmm. Na i-compare po namin, yun yung standard namin Ganoderma, mm-hmm, at saka itong wild mushroom na gymnopilus, mas mabisa pa siya sa Ganoderma. Oh, wow, wow. So, okay, ito po, ang result ko na ito, ginawa sa US. Mm-hmm. May kakolaborate po tayo sa US na scientist din, Filipino scientist din, pero nakipag-collaborate sa akin, mas matindi pa siya sa ganoderma. Mm-hmm. It's leukemia po. Lahat ng klase ng leukemia, no, yung myeloma, lymphoma, yeah. So, lahat po ng tatlong klase ng leukemia cancer cells po na yan, napatay niya. So, mas matindi pa po siya sa Ganoderma lucidum. Okay. So, ngayon po, kasalukuyan natin dinidevelop yung production technology ng Ganoderma. Sa Ganoderma, na common na cancer, anong type of cancer? Ay, si Ganoderma po talagang ano siya, wide ang kanya. Ang lahat ng cancer na kanya. Most likely parang wide colon, napakolon na, masaliver, napapress, maano po siya, Pero itong sa mushroom po na naano namin ngayon, na bagong labas, 2021 yung publication po na yun, ay cancer, liver, ang tawag dito, leukemia po muna, yung kinas po natin. No? So blood cancer muna yung kinas natin, then napakaganda niya, mas maganda pa siya sa ganoderma. Then, pangalawa po yung ano, yung Odimenshella, yung kinikwento ko po sa inyo, yung mga naunang dumating, mm-hmm, yung Odimenshella canarii, na kasing lasa ni Bulbariella. So, mm-hmm, mas maganda pa po siya sa, kumbaga, mas maganda konti si Bulbariella, si Ganoderma, pero may anti-cancer activity rin. Mm-hmm. Yung isang species din po yun. Ngayon, so, yun po ay lalabas po, hopefully, this year, yung publication natin regarding, mm-hmm, Odimenshella canarii. Pero sa oyster naman tayo, kasi mostly oyster tayo. Yes po. Kung anti-cancer din ba ang oyster, ano yung specific yun? Sa oyster po, ang lumalabas po ng mga oyster mushroom, yung Chlorotus ostreatus, no, base sa reading. So, personally, wala pa akong data tungkol sa Chlorotus, kasi po, ang focus ko talaga is Lentinus. Yes po. So, since kasi po ang Chlorotus, kasi Philippine wild mushroom po yung gusto ko pong i-highlight. Okay. Kasi ang Chlorotus po is just introduced species. Yeah. So, from Germany. Sa ibang bansa. From Germany. Yes. Introduced lang yan. And as researcher, we would like to highlight the Philippine native mushrooms. Dapat po. That's dapat. That's why Lentinus naman yung focus po natin. Okay. Yan po. So, lahat po yung nabanggit ko na may anti-cancer activity ay Philippine strains po yun. Ba, so, maganda pala. Kumbaga, commercially available si Chlorotus, nakakalat na sa different, na sa inyo na po yung Chlorotus. Opo. No? Pero walang pumapansin sa native species na mushroom, Philippine mushroom. So yan, patungkol sa kabute, yung Lentinus tigrinus, yung Chlorotus cystidiosus, yung abalone mushroom na sinasabi, abalone. Meron tayong native niyan. Dito, nandito lang. Kaya nga lang po,
nakamuwa tayo with USC, hindi pwede natin i-release. Mangyari kasi... Pero darating yung puntong i-release po natin yung technology. Hindi na nga. Kung ano kasi yung trending na issue tungkol sa master, yun na rin ang ano namin. Opo, opo. Anyway, maganda po, nakakabit kayo na yun sa CLSU Mushroom Center. Kaya yung mga bagong technology, bagong kalaman, pwede natin ma-share ngayon sa inyo. Through this organization yeah. Society. Thank you, sir. Thank you. Opo. Okay. Yes. So yung ano po, mamaya yung lecture natin, patungkol naman sa different technology, na-highlight natin sa lecture. Ako po yung mag-lecture mamaya doon sa ating theater. So may pag-asa pala pa ang ano natin, Philippine Mushroom. Yes, sir. Malaki. Malaki pala. Gymnopinus purpureus. Yun. Hindi na ganoder mang pinakamatindi. Pero makikita natin, Gymnopinus purpureus, mas matindi pa po siya. Okay po. Sana ma-develop natin. Yes, sir. Definitely yun ang pupuntahan natin. Okay, thank you so much. Nandiyan ka, sir. Thank you. For drug discovery. Opo. Hindi siya pwede as functional food, as supplement, sa capsule natin. So kaya napakahalaga ng mga ganitong collaboration ng mga industry at ng academic para magkaroon ng linkage between academic and industry para say for example, meron kami tayong na-develop ng product na pwede natin ibigay doon sa mga industry na interesado ng product ng technology. Then, Bi, dapat ho yung academe at saka nung kaming mga ano farmer dapat magano magsama yes, eh. Yes sir, actually yun po yung gusto ng ating presidente ng Opo. University. Yes. Magkaroon ng link ang academe with that industry yes. Para magtulungan. Tama. With regards para to the commercialization ng mga products. Mushroom. So, kami po, bilang mga researcher no, expert sa ganitong field. Kami po ay hindi kami marunong magbenta. So, kumbaga, partnership talaga, kayo kami sa production, sa pag-develop ng product, then kayo naman po sa commercialization. Mm-hmm. Opo. Yun is na the best, pinaka-the best yan po. Kaya kami po sa Mushroom Center ay naghahanap talaga ng mga kasama sa industriya. Kaya nga po, wala po kami, kasi kaming magkakabuti, sarili-sarili. Yes, sir. Sariling farmo, sariling yes, farmo magbibigay. Kaya nga po yung gusto ni Dr. Reyes sa kanil Sir Contreras oh, brother, na magkaroon talaga tayo ng collaboration. Collaboration. Oh. Tayo, no? So pangarap din natin na magkaroon tayo ng society. Society. No? Sa buong Pilipinas. Para doon yung ano, venue for collaboration, meeting ng mga exchange of ideas, whatever. So, yun po yung pangarap natin. Sana mag-prosper tayo. God bless sa ating lahat. Yeah. Siyempre, together with Dr. Reyes and Sir, yeah. Partnership. So, magtulong-tulong, sasucceed po yan. Opo. Yeah. So, sabi nga po, may potential yung ating mga mushroom. Hindi lang pa po namin pwede nabas, kasi nakamowa po kami with UST, hindi po pa i-reveal yung mga findings natin, kasi si UST po talaga dapat mag-initiate na pwede nang ilabas commercial. Okay. Yan nga po yung kinwestiyon namin nung nagkaroon ng conference sa Bureau of Plants and Industry yes, na walang nag-a-advertise coming from nutritional society yes, of yes, the Philippines yes, about yes. Mushroom. Walang actually po, Pilipino, ma'am, mga Pilipino tao. Kaya nga po si UST pinunduhan ang proyektong ito para ang Manila kasi UP Diliman pumuna sila for sample analysis. Okay. That's why, para magkaroon tayo ng, kumbaga, branch sa Central Luzon para mag-cater ng mga ganitong services, dinevelop tayo dito. Yung capacity building, yung tipo bang ma-establish yung laboratory dito, then kami yung magsa-search dun sa mga ganitong products. So, Central and Northern Luzon. So, yun po, since na-establish na natin yung laboratory, at tuloy-tuloy pa rin po yung project, then pag-uusapan na natin yung pagtanggap ng mga service. Like, pag-submit ka ng sample, anong nutri-pax nito, kasi mahalaga yan sa product development. Yes. So, hindi lang basta bilang pagkain, sabihin natin nutritious, nabasa ko sa nutritious, no? Kailangan meron kang talagang nakalapag dun sa product mo mismo na nutri-pax. Yes, requirements po yun ngayon. Yes. At ang maganda po sa mushroom, hindi lang siya nutritious basta. Meron siyang biological properties, anti-diabetic, anti-pain, anti-hypertensive. So far, meron tayong dalawang mushroom na na-identify for anti-hypertensive. Ito yung anti-high blood.
No? So, meron nakakagamot sa high blood, meron sa diabetes, meron sa coronary. Pwede ba i-debulsion kung aling mushroom yun? Sa baba naman po, yung ginawa ko sa aking ano din, dissertation research sa Lasal po, katatapos ko lang po last week, wow. PhD. Okay. Ginawa ko naman po yung anti-cancer activity ng mushroom. Wow. Okay. No? So, sa cancer naman po yung ating line. So, sa baba po, nandun po yung ating laboratory. So, isang tanong, sir. Yung, kasi kaya kami mga growers din, minsan nasasaktan dahil sinasabi ng mga end user ng mushroom, sabi mo, nakaka-cause daw ng gout or arthritis. Kapag ano po, kasi syempre, ang mushroom, natanong na actually kanina to. Ah, yeah. Sorry. Natanong na siya kanina. Yeah. Sir, kasi ang ano naman, isang nakakasama sa loob, kasi sinasabi na anti-gout, ganyan, nakaka-high blood. Kasi naman, pag kumain itong mga ito, sobra. So, kaya lagi natin si Kinara sinasabi na in moderation dapat yung pagkain. Siyempre, bilang pagkain, si mushroom masustansya. Mayaman sa protein, mayaman sa carbohydrate. So, pag nasa buong pagkain, anong ginagawa ng carbohydrate? Mataas ang sugar mo. Anong ginagawa ng protein, purine, mga ganyan? May stock yan. Kapag masyadong maraming na-accumulate sa katawan mo, ano nangyayari? Uric acid yan. So, dapat i-advise natin na in moderation dapat. So, see, for example, dahil may kabote, breakfast mo, kabote. Tanghalian mo, kabote. Hapunan mo, kabote. Merienda mo, kabote. Yes. So, nangyayari, walang diversity ng food sa atin, no? So, dapat may in moderation pa rin yung pag-consume ng mushroom. Hindi dahil healthy siya, pwedeng oras-oras kainin mo si mushroom. Siyempre, may sobrang nutrient din na magkukwas ng high blood, ng uric acid, ng whatever. Although sabi ni Dr. Emily Soriano na nagpa-lab sila sa pill rice. Yes, so ang findings is meron daw catechin ba 'yan na catechin. Catechin. Antioxidant. Antioxidant pero yes. Sabi nakakagamot daw ng gout. Yun yung paliwanag niya sa kanyang possible. Nakaaral po ba niya yun or nabasa lang? Yeah. Hindi, dito kasi sa pill rice pinaano daw nila. So sa pill rice po kasi ginagawa nila diyan mga antioxidant test. Ah, so, okay. So, antioxidant ko kasi kapag sinabing antioxidant, tinatanggal yung mga impurities. Ang free radicals. Free radicals, ito yung toxin na nagkukos ng maraming sakit. Yeah, okay. So, yung maraming sakit na yun, isa na yung gout. Okay. Yes, so, possible okay, siya. Okay. Pero, since antioxidant siya, maraming na-address na several diseases, physiological diseases, diabetes, among other diseases. Pero antioxidant siya, siya yung nagtatanggal ng lasong sa katawan. Okay. Ng free radical. Okay. Yeah, thank you, sir. Thank you. So, may component si mushroom na? Yes, ma'am. At marami tayong pag-aaral patungkol sa antioxidant activity. Kung gusto niyo pong malaman yung mga, gano'n, kanyari, hindi mo kailangan na magpa-test. Kanyari, ma'am, may product ka, Chlorotus or Lentinus, bago natin pinopromote. Hindi na lang Chlorotus, Lentinus yung ginawa natin na mushroom. Kung gusto mo makakuha ng mga NutriFacts, no, punta ka lang, i-Google nyo lang, i-search nyo lang po yung Soprano Cala, Rich Natanulay, Renato Reyes. Lalabas po yung mga publications natin patungkol sa mga NutriFacts na to. Okay. Nandun yung mga carbohydrate content, nandun yung mga other minerals, vitamins, etc. Okay, so kasi in general naman yung mga nutritional facts na nyo. Yes. Pero pag nag-ingredients ka na, yun ang... Pero mas maganda, ma'am, since product yan, dapat yung mismo product natin. Yes. Pupundadalin dito yung product namin na ginawa, then itetest, then bibigyan nyo kami ng product. Yes. Halimbawa, sir, nagdala kami ng product. Bibigyan nyo kami ng certificate. Meron po ba kami certification? Yes, definitely po. Meron tayong certificate na bibigyan. Yun yung certificate of analysis. Pero meantime po, inaayos, ayun, clarification. It's a problem. Ano ko lang po, hindi pa po tayo open for the servicing. Yes, po, definitely yun po ang pupuntahan natin. Ang dami namin, mga experiment eh. So, hanggang sa amin na lang. Yun po ang pupuntahan natin. Kasi po, kaya nga po na-establish ng facility na to para doon sa ganong purpose. Okay, thank so, you. So, tayo yung mag-creator ng Northern Central Luzon for that time. Even sa anti-cancer. Puntahan naman natin yung sa cancer. Okay. Anti-cancer, maganda yan. Thank you, sir. Thank you. Okay.